IWRR, International Web Radio Rapido, himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR, umapay bulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. IWRR, International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR, International Web Radio Rapido. Rick Villacion ni Pastor Rick Avelino. Rick Villacion, ang palatuntunang magbubulala sa mga tagong kaganapan. Rick Villacion, palatuntunang maglilinaw sa mga usaping may kalabuan. Rick Villacion, palatuntunang bukil-til sa mga isyong napapanahon, komentaryo at pananaw. Rick Villacion, kaakibat ay pagtugay-gay sa salita ng tao at inuran ng Diyos. Rick Villacion ni Pastor Rick Avelino tuwing Sabado sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Rick Villacion, dito lamang sa IWRR, International Web Radio Rapido. Ni Pastor Rick Avelino. Rick Villacion, ang palatuntunang magbubulala sa mga tagong kaganapan. Rick Villacion, palatuntunang maglilinaw sa mga usaping may kalabuan. Rick Villacion, palatuntunang bukil-til sa mga isyong napapanahon, komentaryo at pananaw. Rick Villacion, kaakibat ay pagtugay-gay sa salita ng tao at inuran ng Diyos. Rick Villacion ni Pastor Rick Avelino tuwing Sabado sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Rick Villacion, dito lamang sa IWRR, International Web Radio Rapido. Elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wise sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. In a world that is drastically changing and full of uncertainties, here is Iridanus Avelino Business Partners, an ally that you can rely on. We offer protection, health plan, savings, investments, and retirement plan as we fulfill our mission to help people plan and achieve their financial goals in life. Because today, planning makes your dreams come true.
For inquiries, you may contact us at 0950-502-1812 or at 0752025307. Iridanos, Avilino Business Partners, Insular Life, In Life. Iridanos Avilino Business Partners, a legitimate partner of Insular Life, the first and largest Filipino life insurance company here in the Philippines since 1910. Iridanos Avilino Business Partners with the GA President Ricky Avilino, an ally you can trust. Wow, Han! Buhay pa pala itong Marigold Bookstore! Oo nga, no? Ang tagal kasi natin hindi nakapagbakasyon dito sa Pilipinas, Han. Pero tanda ko pa, Han, na dito tayo madalas mamili ng gamit pang eskwela natin noon. Akalain mo, nakapagtapos tayo sa pag-aaral na naging kagapay natin ang murang presyo ng Marigold Bookstore, Han, at bahagi ng ating tagumpay ang Marigold Bookstore. Alam mo ba, mula elementarya hanggang makatapos ako sa kolehiyo, dito binili ng nanay ko ang mga gamit ko noon. Kasi mura na, di kalidad pa. Halika na sa Luhan at makabili nga ng gamit ng mga pamangkin natin. Marigold Bookstore. Mula noon hanggang ngayon, presyo'y swak sa budget. Hanap nyo ba'y machine shop na makakaagapin ninyo sa pangangalaga ng inyong mga sasakyan? Untalan Machine Works ang sagot yan. Para sa engine reconditioning, engineering works, electric welding, at diesel injection pump service, Untalan Machine Works ang bahala dyan. Matatagpuan sa MacArthur Highway, Nalsyan, Calasyao, Pangasinan. Garantisadong serbisyo. Hatid sa inyo ng Untalan Machine Works. Hanapin si John Untalan o kaya'y tumawag sa telepono bilang 0931-218-2060. Untalan Machine Works! Rick Villasyon ni Pastor Rick Avilino. Rick Villasyon, ang palatuntunang magbubulala sa mga tagong kaganapan. Rick Villasyon, palatuntunang maglilinaw sa mga usaping may kalabuan. Rick Villasyon, palatuntunang pukil-til sa mga isyong napapanahon, komentaryo't pananaw. Rick Villasyon, kaagibat ay pagtugay-gay sa salita ng tao at inurang ng Diyos. Rick Villasyon ni Pastor Rick Avilino tuwing Sabado sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Rick Villasyon dito lamang sa IWRR International Web Radio Rapido. Magandang umaga! Kabuwasan, good morning sa buong mundo. Kasama ho natin dito si on the technical side, sound engineer Kathleen Bernardo Sakarias. Ako po si Ricardo V. Avilino. Makakasama nyo mula alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Sama-sama po tayo dito sa ating palatuntunan, Rick Villasyon. At sa kabilang banger ho, ay subukan natin bilang buena mano, na-late po tayo, pasensya na po kayo, ay atin pong makausap ito hong ating naka-schedule na kakausapin na interview. Subalit tayo po ay na-late at tingnan ho natin kung siya po ay nakahanda na. Ito po, siya po ay nandoon ngayon sa Chula Vista ng Southern California. At subukan ho natin kung siya ay ating makakapanayam. Ang atin hong hello. Oh, hello. Ray. Okay ka na? Late ako. Naiwan ang atilak ko, may cellphone ko. Pimawilak ni. On air tila. Nayari ka la? Okay. Okay, sasaksak ko na. Kathleen, Ray Bangsal. Hanapan mo siya ng picture. Ray Bangsal. Ray M. Bangsal.
Mga kaibigan, bago ho tayo magpatuloy, ay gusto ko ipakilala sa inyo itong si Ray M. Bangsal, na kasalukuyan ay nasa Southern California. Pero siya po ay matagal at nag-retire bilang North Luzon Sales Manager ng isang pharmaceutical company. Nakalimutan ko na yung pangalan. At siya rin ay naging Rookie of the Year ng isang financial services company na dinaanan niya sa kanyang journey ng buhay. Ngayon ay isa siyang matagumpay doon po sa Southern California at siya po ay ating kausapin. Magandang umaga dito at magandang hapon diyan, kaibigang Ray Bangsal. Hello? O, nawala. Tama ba to? Nakasaksak ba? Mukhang nawala siya. Nag-uusap na kami kanina eh. Ray? Okay. Magandang hapon. Yung picture niya, ano? Magandang hapon dyan, magandang umaga dito. Magandang gabi na dito. Ah, gabi na ba? Gabi na, okay. Okay, 6:52 p.m. Uh-huh. And so, magandang hapon sa inyo. Uh-huh. Masantos ang araw mo si kayo na minditaan. Uh-huh. Nainbaga malam, dagdag. All dialects, kasi ang ating listener ay meron din dyan sa California, meron din dito sa iba't ibang lugar na paisa-isa, ay iba't ibang dialect. So we speak Tagalog. No? Ayan, yung dalawang yan. The universal tayo, Tagalog. Oh, palakihin mo ng konti, ano, yung picture. Dalawa sila ng kanyang may bahay na si Eltigob Ellen Bangsal. Ano yung middle name ni Ellen? Karagan, C-A-R-A. Ellen Karagan Bangsal. Yung po yung kuya niya, yung isang general na ngayon, no? General Karaga. Mm-hmm. Retired na po. Retired na, retired general. Parang kagaya ni Harris Pama, retired na rin, general din yun. Okay, kumusta na po kayo dyan? Magkwento po kayo ng inyong buhay at kung paano ay ang pagmamahal ng ating Panginoon Diyos ay patuloy niyo pong natatamasa despite o in spite of, alam natin, hindi mawawala yung mga paghamon ng buhay. And as a Filipino in Southern California, ay hindi ho ganun-ganun kadali ang mabuhay dyan. At papaano po, how were you able to overcome everything and be a successful personality in Southern California? Magkwento po kayo. Tama po kayo sa sinabi niya na hindi madali ang pag-adjust coming from the Philippines tapos settling down in California. So maraming adjust po there's a lot of adjustment that we did kasi unang-una the weather. Yeah, weather. Warm to cold. Tapos ang place, siyempre, nasa probinsya tayo, maluwag. From spacious to tight. So we started in an apartment. Mm-hmm. So, bago. Tapos ang pagkain, from fresh to frozen. But the fresh dyan, gulay, manok, karne,
dito, frozen na. So, first few months namin, we could hardly eat, the meat. Kasi matabang tsaka may chemical. So, ang ginagawa namin is binuboil namin twice tapos tinatakot namin yung sabaw. And then you cook it again. And then, syempre, yung culture adjustment din dahil expressions, meanings, different from the Philippines to the U.S. Tapos yung friends, ang relationship not of, tapos ang relationship of is here, is more on business rather than building relationship dito. So diyan, pag naging katrabaho mo, nagiging kumpare mo, nagiging kaibigan mo, dito, ano, katrabaho mo lang. So yun ang mga difference. But through this adjustment, siyempre, you put yourself, you put your God in the center of your family. Amen. So we do every night the daily story, and we pray for everything, blessing, and requests. So it's not easy na mag-adjust sa bag. Ano yung latest natin sa inyong buhay dyan? After those struggling years, successful years, up and down, and finally, yung finally natin dyan, the blessings. Nakita ko eh, ang gaganda. Gusto kong sa iyong magaling, kaibigang Ray. Okay. Siyempre, nakatapos na sila ng education. So, my eldest is now a manager of Presenios, which is dialysis center. Wow. Are handling 37 employees. How many employees? 37. 37 employees being handled by your son, the eldest. By my daughter, my eldest daughter. By my eldest daughter. Ah, eldest daughter, okay. Siya yung nakasama natin noon, no? Na tatandaan ko siya. Oo. She has a master's degree and she's currently on a doctorate degree. Wow. Yung second, she graduated nurse sa Philippines. Currently, she's a franchise holder of Star Bread Bakery. Okay, Star Bread. And then my son, which is a nurse too. Ano, recently he shifted course and graduated Wednesday lang, just Wednesday. He's now a pilot. Wow, nakita ko yun. Nakita ko yung the picture, no? Then so it was not easy for him to become a pilot, to graduate as a pilot. So kuminsan kasi there are many plans of man, ang dami natin plano, pero it is God who puts the right plan, di ba?
pag tayo ay nasa kanya. Yeah. O itong mga pinagdaanan ng mga anak ko, ano, we keep on praying every day. And the guidance, I mean, the parent, yeah, sila rin, we pray together. Mm-hmm. That's good. Yeah. Yun ang importante. We inculcate to the family, to the children, the importance of prayer, and that prayer is talking to God. Nakikip yung bang mga nais mo, pwede mong iiyak sa kanya, mga pangarap mo, mga kaya nga sinasabi natin dito, even when we're driving, naliligaw ka o talagang heavily burdened ka na, you can voice out, you can cry out to God. And yung mga plano mo sa buhay, you can surrender them to Him and let God, sabi mo nga, guidance, guide you. Ano, di ba? Ilan lahat ang anak nyo? Tatlo. Ha? Tatlo. Tatlo. Wow. Then, ilang babae? Isang babae yan ata, no? Panganay. Dalawa. Ah, dalawa. Then, youngest, yung boy, nag-iisang lalaki, ngayon ay isang pilot. Mm-hmm. Wow. Apa. Uh-huh. Kumusta naman si LT Gob, Ellen? How is she doing? She's doing well. Mm-hmm. Tutulong siya sa bakery. Nag-retire na siya. Mm-hmm. Regular. Nag-retire na siya. Ah, meron na rin siyang nakaipon na siya for the pension. Huh? For sure. Nauna kayo. Na rin kaming nag-apply yung sa government natin, di ba? Oo. Yung sa Social Security. You're receiving na. U.S. Oh, U.S. Pension. USA. Yeah. Oo. After 10 years. After 10 years, pwede ka na mag-pension. Unless gusto mo pang dagdagan. pero mas maganda kung tuloy-tuloy pa ka pang mag-work. Oh. Dahil lalo na kagaya natin eh wala pagka kasi ano ho mga kaibigan eh yun hong tayo Pilipino pag tumatanda walang pagtanda kalabaw lang ang tumatanda, the more manghihina tayo, magkakasakit tayo if we are not working. Totoo, it's good to go to vacations, to different places. Pero after those things, hahanapin ang katawan natin ang working. Di ba? Nag-iisip ka, strategies, tapos and your body is moving. And I believe, okay lang. Are you still working, Brother Ray? Yes, I am. Mm-hmm. Katrabaho ko. Oh, in a school, di ba? Tinatanong ako kung when are you going to retire? Mm-hmm. Tinatanong ka na. Sabi ko, I don't have plans to retire currently. Uh-huh. Pero ang opisina natin, pag ayaw na sa akin, yun na. Maghahanap ako ng iba. Mm-hmm. To force myself to get out of the house. Oh yeah, that's true. We have to keep on kasi moving. Kasi pag nasa bahay ka lang, tulog, mm-hmm, nood TV. Ito. At ayan. Pag may work ka, kahit part-time, you force yourself to get out of the house. Mm-hmm. Ayan po, para sa mga nakikilig na mahilig lang manood ng TV, nakaupo, walang magawa. Marami hong magagawa kung gagawa kayo ng paraan o pagkakataon na tayo ay makapagtrabaho. Marami hong nangangailangan ng trabaho at pwede tayong, tayo na mismo ang gagawa ng trabaho. Di ba? Ganun. So see, what is Ellen doing now aside from being retired?
She's working in the bakery. Hindi? Siya nagmamanate. Wow. That's good. Yun ang ano, yun ang kabutihan dyan eh. Alam nyo, ako babalik pa eh. Na-lockdown lang ako dito. So I am doing something and I should be doing something. Or else I will die. Di ba? Ganun ang Pilipino eh. Ganun. So, pwede bang magbigay ka ng advice to sa mga bagong dating who are new arrivals sa US? Ang daming nawawala, naliligaw ng landas. Na kasi ako eh, nasa community, ano tawag dito, community ambassadors, CAPS. And we welcome new arrivals mamaya kung saan sila napupunta kasi ang dami nila nakakausap. Perhaps it will be a good thing coming from you, yung matagal nang nag-stay dyan sa Amerika at na nakasagupa din ng mga pagsubok, what are the best advices you can give to our listeners? Brother Ray. Before you come to America, kasi ano naman tayo ngayon, may YouTube, may social media na. Do you research kung what is best? On my part naman, ang may advice ko is bring some money. Kasi pagdating mo rito, definitely, you'll be looking for a job. Although, may sasalo sa'yo na relative. At syempre, that would not be for it. Mm-hmm. So, ano yun? Tapos, research ka, may mga government entities dito na tutulungan ka. Mm-hmm. So the social security. Tapos sa DNB, kukuha ka ng driver's license. Yes, driver's license kasi yun yung identification. Bali yun na. Tapos, bring you back from the Philippines yung mga marriage certificate, mga work and school. Kasi mas mahirap pag magre-request ka ng iba na yung dala mo na. Mm-hmm. At lawyer or agency ready ka na pala. Kagandahan nga sa yung ako, I can die anytime aside from the spiritual yung baga sa ano, matay man ako, I'm sure where I am going. The Lord Jesus Christ will welcome me to His promise of mansions of gold. Bukod doon, sa physically, sa buhay dito, I know I can leave something sa aking family because of the life insurance, mga life insurance ko, plus the life insurance na kinuha ko dyan sa Amerika. Ibig sabihin, I'm happy na meron akong iiwanan sa family. Yun ang kagandahan sa Amerika, mga kaibigan, marami hong ano kung talagang gagalaw tayo. There are so many things that we can... Kasi, kuminsan, ang alam lang natin, to live as ourselves. Nakalimutan natin na meron, when we go to become a father and a mother, meron din pala tayong maganda na dapat iwanan sa ating pamilya, sa mga bata, para maging practice din nila that when they separate from their body, meron din silang iwanan sa family nila. Maging, ano, maging tradition. At kagaya ng si Brother Ray, saka si Sister Ellen, sila ay, na, yung bang, nag, si, ang, as parents,
we become leaders. We become encouragers. They encourage their children to finish their schooling, and now they are professionals. Yung mga anak nila ay professionals, and hindi ho makakapili ka ng trabaho na pupuntahan mo. Kasi pag tayo ay professional and in tapos ginalingan natin, we are one of the best, ay tayo po ay masasama dun sa identities din. Lalo na yung mga naghahanap ng boyfriend, girlfriend, ang level mo umaakyat pag ikaw ay nag-aaral. Pero kung ikaw ay standby lang at ikaw ay walang panahon para sa pag-aaral, ang level mo lang nakikilala mo ay yung mga ano diyan, lalo na sa Los Angeles, sa South California, maraming homeless. Ano, Brother Ray? Ano pang Yes, sige. Yes, Pastor, ganito. Mabuti nabanggit mo yung life insurance. Ang advice ko sa mga would-be immigrant, if you can afford it, kumuha na kayo ng insurance sa Pilipinas. Kasi sa Philippines, you only pay for 5 years. You're insured for the whole of your life. Yeah, correct. Is it ganun ba yun? Parang pastor hanggang ngayon? Ganun pa rin ba ba? Oo. Ang anak ko, siya ang DA, General Agency President ng Eridanus, handling insular life dito sa Pilipinas. Kaya, pinakamaganda sa would-be immigrant. Bago ikasal, actually. Yung mga nanliligaw. Either bago kay kasal, bago ka pumunta. Yung mga manliligaw ninyo, ang tanungin ninyo, huwag ka na magbigay sa akin ng flowers, bigyan mo na ako ng life insurance. So, ganito. Sige. Sa US, pag kumuha ka ng life insurance mo, bayad ka ng bayad hanggang mamatay ka. Hindi, meron din tayo dyan 5 years to pay. Kasi nasa WFG ako. Meron tayong 5 years to pay. So, pag may 5 years to pay dito, meron. Magandang plan yon. Yun ang plano na bibigay. Kasi ang nangyayari, yung pag wala kang alam sa life insurance, yung ang kagaya nung isang kasama natin dito noon, na from a prominent family, nagtanong yung kaibigan niya, yung mura na lang bigay mo sa akin kasi gusto niya lang pagustuhan. Mura nga yung binigay, bagong panganak, baby pa yung bata, ang binigay yung whole life. Yung sinasabi mo nga, hanggang buhay nagbabayad. Which is wrong, di ba? Which is wrong. Kasi yung nagbibigay ng life insurance sa kanya, wala rin nalalaman. Kulang sa kaalamanan. And others, alam nila, pero gusto lang nilang continuously na alam mo na, tumatanggap. Which is wrong lang naman. Kasi if you are a good professional life underwriter kagaya mo, you love your clients. Kaya ang binibigay mo eh yung tama na kukunin nila, hindi yung makakuha lang sa iyo, di ba? That's the ano. Maraming ang integrity ng financial advisor na ay dapat i-research ng would-be na magpapa-insure para at least hindi siya maso-shortchange. Hindi yung para kumita lang. Na actually, may product pa rin dyan ngayon, Brother Ray. May product dito sa Pilipinas, ang term life ay yung bang may yun ay para ano ba, life lang, kailangan mamatay ka, di ba? At walang mga riders diyan sa Amerika, kasi dala-dala ko yan sa Amerika sa WFG.
meron akong yung term life, syempre hanggang ano ka, pero cheaper yun eh, yun ang cheaper term eh. Pero you can put rider, pwedeng rider. Meron pang ang para sa matanda, yung care home benefit na ganyan. Dyan. Yun ang kagandahan at saka cheaper sa Amerika ang insurance. Kaya lang, kung ang ahente mo naman eh hindi marunong, kasi nakita, marami ako na-encounter, hindi marunong na ahente, ang binibigay nila, continuous life, parang whole life. Eh, yung sinasabi mo nga, magbabayad ng magbabayad hanggang mamatay. The only benefit, pag namatay ka na, na gano'n ang ano. Kawawa naman kasi yung mga client. Kasi, as you grow older, hindi mo na kaya yung magbayad. Yung income mo, lumiliit na eh. Yung retirement mo, ibabayad mo. So, hindi naman advisable na kaya, puro pambayad na lang sa retirement. So, you have to know what product are you buying? What product are you getting? Di ba? That's why yung financial advisor na buhay, kasi he or she would give proper advice. Yeah, kaya nga advisor. Kaso, yeah, advisor. Ang ina-advise niya yung kumita siya. Maraming ganun. Na-encounter ko dyan. Marami akong nakasama na ganun. Na ganun ang ano nila. Kasi nung bago ako sa WFD, I played innocent then na parang ano, nagpapasama ako. And I have seen na ang binibigay nila, yung continuous payment, continuously paying. Eh, hindi advisable yun. Hindi advisable yun. Unless ang age mo, nasa 60 ka na, 50, yun ang kunin mo. Dahil cheaper. Pero meron ngayon yung term na cheaper. Pero sa Trans-America lang yun. Trans-America. Ang nationwide data, meron na rin. I congratulate you, Brother Ray Bangsal. Mr. and Mrs. Reynaldo Bangsal, Ray Marquez Bangsal, and Ellen Caraga Bangsal. Ako po'y natutuwa sa inyong tagumpay dyan sapagkat kayo ay aking mga kaibigan. You are friends to me and admire. Alam niyo po itong si Ray ay hinahangaan ko sapagkat kung makipag-usap ito, very low tone of voice. Anong tawag doon? Yung malumanay na kausap. Eh ako naman, kahit hindi ako galit, ang akala sa akin, galit ako dahil na mataas ang boses ko. But I admire him as a person and I hope and pray ha, totoo yan, na sana'y makuha ko yung kanyang character na very malumanay pag makipag-usap. Mas matapang pa nga pagkausap si Ellen eh. Kumusta ka na, Ellen? I'm sure nakikinig ka rin dyan at nanonood. Nakita mo yung picture ninyong dalawa sa dyan sa inyong Facebook o inyong cellphone o sa computer. Ito ay pwede nating i-rewind. I had one more thing to say, Pastor. Itong ano natin ngayon, pwede mong i-rewind. Ano? I would like to say one thing, Pastor, to your listeners. Si Pastor Rick, we've been together through hard times and good times. We started in a pharmaceutical company, and then we were together in the insurance business, and then we helped through Kiwanis International. Mm-hmm. So marami kaming pinagsama ni Pastor Ray. I'm so happy and thankful, despite the distance that we have now, we still maintain the close relationship and friendship that we have. I include my friends since we were young. I include my friends in prayer. Sana isama niyo rin ako sa prayer niyo. Yes, I will. Alam niyo, mga kaibigan, sa Kiwanis, speaking of Kiwanis, nagpunta kami doon sa magkabilaan nata tayo eh, di ba? Pero still, hindi tayo naging, kumbaga sa ano, Kiwanis lang yun eh, di ba? Kiwanis politics. Pero tuloy pa rin ang friendship natin. Bakit nawala, Kathleen?
I'm still here. Ah, yan. Pinahanap ko yung picture mo. ganun. So, sa friends kasi, there are differences. Mm-hmm. Hindi naman there kailangan magkakaroon pa kayo. Arguments. Uh-huh. But, siyempre, yung lawak na understanding natin, it's just an issue, it's just, but the friendship still, yung mga pinagsamahan, yun, yun ang foundation natin. Yes, I'm very grateful to the Lord na ikaw ay naging kaibigan ko. Looking to, from there, gusto kong makuha, makita ang iyong opinion kung tungkol sa sibuyas. Ano ba nangyari dito sa Pilipinas? Kumusta ho ba dyan ang sibuyas? Ang sibuyas na ang dami-dami namang sibuyas manufactured locally, eh bakit nag-import ang Pilipinas? At hindi lang, pati asin, napaligiran tayo ng asin. Did you know that? Ng dagat, ayan, daming, daling gumawa ng asin. Pero still, nag-i-import tayo ng asin. Lahat na lang in-import, pati bigas. Lahat na lang dito ay ini-import sa atin dito sa Pilipinas. Kaya mas maganda ngayon dyan at nakakatakot. Sana naman, we continue to pray for the president na sana ay magkaroon siya ng kabulagaan para makita niya na still a Filipino and as a leader, eh, dapat pala i-lead niya ang ating bansang Pilipinas. Kagaya ng ikaw, bilang ama and mother naman si Ellen, you have led your family, your children to good status. Why? Because you taught them the right, the good manners and right conduct and the fear of the Lord, which is the beginning of wisdom, and the that education, schooling is very important tool in your journey of life. Maraming salamat sa iyo, Ray. Ellen, alam ko nakikinig ka dyan, nanonood ka. And paki-describe nga kung magandang lalaki pa rin ang iyong kaibigan dito sa Pilipinas na nakaupo dito sa booth. And I know, kung nanonood po kayo ng Ibarra at Maria Clara, eh makikita nyo kahawig ni Padre Damaso ang ating pong kausap ngayon na si Ray Bangsal. Kahawig na kahawig po niya si Tirso Cruz III. Magandang umaga sa iyo, Ray. Ay, magandang gabi pala dyan. Magandang umaga dito at I pray that the good Lord will continue to bless you and we will have a coffee talk one of these days na magkausap tayo, magkita tayo, whether you come to my place, I go to your place, o magkasalubong tayo, anywhere. Yeah. Eh, huwag tayong magkalimutan na magbatian and embrace together our experiences in the previous. And in closing, Pastor Ray, uh-huh. Let's put God in the center of our life. Amen. And always thank God for every blessing, big or small, that we receive every day. And let's always look forward in finding ways to help other people, not only with money. Yeah. Kung kasi hindi naman lahat tayo may pera, but in other things that we could be of help to the community. Thank you. Thank you. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Ray and Ellen. Mabuhay kayong dalawa. God bless. Regards to Ate Mary. Okay. Thank God you. Bless. Thank you. Kat? Okay. Bye. At ating pong napakinggan ang ating pong kaibigan mula dun sa Southern California, si Ray Bangsal, at nakita po natin sa picture kasama niya si, tawag po namin LT Gob, Lieutenant Governor ng Kiwanis, Ray Bangsal. LT Gob din po, Lieutenant Governor ng Kiwanis, Division 1.
si Ellen Caraga Bangsal. Magandang umaga po. Elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wise sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENTELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. In a world that is drastically changing and full of uncertainties, here is Iridanos Avellino Business Partners, an ally that you can rely on. We offer protection, health plan, savings, investments, and retirement plan as we fulfill our mission to help people plan and achieve their financial goals in life. Because today, planning makes your dreams come true. For inquiries, you may contact us at 0950-502-1812 or at 0752025307. Iridanos Avellino Business Partners. Insular Life in Life. Iridanos Avellino Business Partners, a legitimate partner of Insular Life, the first and largest Filipino life insurance company here in the Philippines since 1910. Iridanos Avellino Business Partners with the GA President, Ricky Avellino, an ally you can trust. Wow, Han! Buhay pa pala itong Marigold Bookstore! Oo nga, no? Ang tagal kasi natin hindi nakapagbakasyon dito sa Pilipinas, Han. Pero tanda ko pa, Han, na dito tayo madalas mamili ng gamit pang eskwela natin noon. Akalain mo, nakapagtapos tayo sa pag-aaral na naging kagapay natin ang murang presyo ng Marigold Bookstore, Han, at bahagi ng ating tagumpay ang Marigold Bookstore. Alam mo ba, mula elementarya hanggang makatapos ako sa kolehiyo, dito binili ng nanay ko ang mga gamit ko noon. Kasi, mura na, di kalidad pa. Halika na sa Luhan at makabili nga ng gamit ng mga pamangkin natin. Marigold Bookstore, mula noon hanggang ngayon, presyo'y swak sa budget. Hanap niyo ba'y machine shop na makakaagapi ninyo sa pangangalaga ng inyong mga sasakyan? Untalan Machine Works ang sagot diyan para sa engine reconditioning, engineering works, electric welding, at diesel injection pump service. Untalan Machine Works ang bahala diyan. Matatagpuan sa MacArthur Highway, Nalsyan, Calasyao, Pangasinan. Garantisadong serbisyo. Hatid sa inyo ng Untalan Machine Works. Hanapin si John Untalan o kaya'y tumawag sa telepono bilang 0931-218-2060. Untalan Machine Works! Say food and gap ang la, embit and sitting, ting 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 tang tang ting tang ting 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 tang. Ito ang IWRR, International Web Radio Rapido, himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR, umapaing bulog worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. IWRR, International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR, International Web Radio Rapido. Rick Villasyon ni Pastor Rick Avellino. Rick Villasyon, ang palatuntunang magbubulala sa mga tagong kaganapan. Rick Villasyon, palatuntunang maglilinaw sa mga usaping may kalabuan. Rick Villasyon, palatuntunang ukil-kil sa mga isyong napapanahon, komentaryo at pananaw. Rick Villasyon, kaakibat ay pagtugay-gay sa salita ng tao at tinuran ng Diyos. Rick Villasyon ni Pastor Rick Avellino tuwing Sabado sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Rick Villasyon, dito lamang sa IWRR, International Web Radio Rapido. Tatlong putanim na minuto makaraan ng ikalabing isa ng umaga. Ang ating pong tatalakayin ngayon, meron pa po tayong 30 minutes.
Asensya na po kayo, na-late tayo. And I have to go back to my residence to get my things. Victorious walk with God pa rin po tayo, this time, spiritual warfare. So, ang title ho natin bale, Spiritual Warfare in Victorious Walk. Paano ho ba yun? Victorious walk in God, spiritual warfare. Bago ho tayo magpatuloy, let me read Ephesians 10-13. Ang sabi po dito, finally, my brethren, ang ating pong Bible na hawak ko ay BEAMS, B-E-A-M-S version. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Kailangan ho pala natin, kasi ang wiles, ang katusuhan ng demonyo ay nandyan. Nandito lang sa ating paligid. Tapusin natin to, for we wrestle not against flesh and blood. Ang ka-wrestle ho natin, ka-wrestling natin, ka-struggle natin, ay not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and have done all to stand. Ito ho, kailangan ay maging matibay tayo sa Panginoon. Hindi na ho natin i-discuss isa-isa yung whole armor of God. Dadaanan po natin yan. So, who is our enemy? Diba? Titingnan ho natin dito, who are we not fighting? Sabi nga nito, everyone has sometime defended his or her position in anger. Yung bang dinidepensa natin ang ating position, pero sa pamaraan ng nagagalit tayo, mamaya pipintasan natin yung tao, i-rebuke natin, okay lang ho yun. Pero wag ho yung bang, we have to maintain the fruit of the Holy Spirit, the humbleness, the meekness. Offended or condemned others. The reason a defeated devil, ito, the reason a defeated devil, devil ho is defeated, wala na hong kayang gawin yan sa atin kundi tuksuin tayo. Pero a defeated devil has consistently beaten a so-called victorious church. Tayo po yun eh. Tayo po yun. When Jesus said, I will build my church, hindi ho building ang sinasabi niya. Tao po. Tayo na mananampalataya. He will build people. Kaya nga ang sabi niya, ang tawag niya sa church niya ay bride. Tayo po yung bride, hindi yung building. Kundi tayo bilang mga tao na mananampalataya at ang groom siya. So yun po yun. Victorious church. Kaya nga, remember, yung 10 virgins, the parable of the 10 virgins, yung lima naka-ready sila nung dumating ang Panginoong Hesukristo, kanilang master sa istoryang yun. Pero walang, yung lima may kumpleto sa oil. Yung lima walang oil. Naghanap pa ng oil. So pag lumabas sila, nung pabalik na sila, hindi na sila pinapasok. Kumakatok sila. Ngayon ho yung, you may be in the book of life, pero kung tayo ay hindi nananatili sa salita ng Diyos, kumbaga sa ano, alam natin ang salita ng Diyos, alam natin ang tama at mali, pero we yung bang, kasi the devil, ang ano nga yan eh, ang tanong nga ho eh, paano nagtatrabaho ang demonyo? Number one eh, tinutokso tayo, the devil tempt us. Eh pag sumakay ka, no? Eh, mamaya, yung nagagalit ka, nagmumula ka na, mamaya kumisa kayo, yung mga dyan eh, magkakamag-anak, magkapatid, nagbabarilan, nagsasaksakan, susuntukan, gumagawa ng mga bagay-bagay na that are no longer pleasing to the Lord. Mag-away tayo, magkatampuhan tayo, but let us not go to that level na bababa tayo sa ating, mawawala sa atin. We will not be wearing anymore the armor of God. You know? So the devil will tempt us. Yung mga sitwasyon, no? Yung bang, kaya nga sabing ganun, yung nag-iisa ka, no? Tapos kung ano-ano mga naiisip mo,
eh, puro ka demonyo nang naisip mo. Wala na. Bumigay ka, nawala ka na. Paano kung by that time dumating ang Panginoon? Where are you? Hindi ka kasama. Di ba? Number two, the devil disturb our emotion. Paano ho yan? Sa Luke 6:13 or Luke 6:18, the verse says, those troubled by evil spirit were cured. Ibig sabihin, yung emotion ng ano ay kinuyo nila, but the Lord Jesus Christ has healed them. When we disobey God, open by having wrong thoughts, emotions, and actions. Yun ho bang, ang kaisipan natin, may nauuna na tayong kaisipan, pagdududa, na hindi naman pala yun. Kasi nasa wrong side of thoughts tayo. Ang bulong sa atin, ganito yan, ganito. Ang kailangan ho natin yan, we stand firm to the Word of God. Na pakinggan natin muna, pakinggan natin. Before we talk, let us reason first. Pakinggan muna natin yung kanyang side. Huwag yung side na kumisan, ang daming sul-sul dyan eh. Di ba? Hindi sa ikabubuti natin. Dahil tayo masyadong emotional ang tao eh. Pagka na-prick ang emotion natin, wala na. And sabi nga, Satan gains a foothold in our life, disturbing our emotion. Paano nakakapasok ko ang foothold ng demonyo sa buhay natin? Kasi pag tayo ay completely nasa Panginoon, di ba? We surrender our sins, nagkakasala tayo, we immediately ask forgiveness for our sins, humihingi tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan, kasi hindi naman tayo perfecto eh, di ba? May magdaan lang dyan na magandang babae, tama na, kumisan, yung thought natin, imagination na, ihingi natin ng kapatawaran sa ating Panginoon, kasi every time na we sin in thoughts, in deeds, in words, nagkakapasok ho yung ano, tapos patuloy tayo, nakakakuha ng foothold ang devil sa ating katawan, mamaya nagiging para na tayong possess. Kasi masyadong maramdamin na, pusong marmun na, konting ano lang eh, kasi we are being pushed, we are being disturbed emotionally by the devil. Number three, they afflict us and make us physically ill. Ang devil din po ay kaya ho tayong itulak sa pagkakasakit. Remember, it is not God who bring us to sickness. It is God who heals. The God who heals. The Jehovah Rapha, sabi nga ho itong tawagin. Ibig sabihin nun, Jehovah Rapha, the God who heals. Pero, ang sakit ho, makita nyo sa istorya ng Job. Sino hong nagbigay ng sakit kay Job? But God allowed it. God allowed it. Kaya nga sa istoryang yun, ay maraming mga Bible scholars ang nagugulumihanan. And many are bothered, puzzled, why God did allow it na mahirapan, na magkaroon ng bukol-bukol si Job. Na pati asawa niya ay nagsabi na mismong, you renounce your God, sabi sa kanya. So we come to that point dahil sa pagmamahalan, dahil sa ano natin sa isa't isa, kuminsan yung mahal natin sa buhay, sila pa ang nagtutulak para gumawa tayo ng kasalanan. Parang sa ano, ang kaaway, merong ano, tayo cool lang, okay lang, huwag yung pansinin yan. Pero sila ang galit, tapos susundutin ka na susundutin, mamaya hindi nila alam na pag ikaw pala ay nagalit, kukunin mo yung baril mo, babaril ka na. Hindi nila nakikita yun. Basta alam nila, makipag-away ka. Ang away ho, it is not just, hindi ho ganun eh. There are people who are so silent, pero they're already imagining to kill the person, which is wrong. And in that situation, nakakasala na ho tayo sa ating Panginoon Diyos.
ang the devil, number four, they build strongholds inside a person. Ayan na po, para kang nasasapian. If we harbor bitterness, yung bitter ka, very bitter, yung mga niluma na ng panahon na tampuhan na mababaw, naging bitterness, nagiging ano, o kaya pagkakasala sa mga mag-asawa, sa nagkasala yung lalaki, dahil na nangaliwa, or whatever, tapos yung asawa ay very unforgiving. Mahirap po yun, mga babae, mga asawa, o whether both sides, pwedeng mangyari yun, lalaki, babae. Ano man hong kasalanan, kailangan maging forgiving ho tayo. Wag ho tayo. Remember, the Lord Jesus Christ, tayo ho, may makasalanan din po tayo. But the Lord Jesus Christ, our Savior, died for us, past, present, and future. Huh? Future na magiging kasalanan natin. Kaya tayo, future na ho tayo, future. Kaya sinang binanggit na future. Future na po tayo, because this situation, the death of Jesus Christ and His resurrection took place 2,000 years ago. So, ibig sabihin na noon, yun ho tingnan natin, wag yung, kasi sabi nga ho ni Jesus Christ mismo in the Bible, sabi nga, if you will not forgive others, pag hindi mo papatawarin ang kasalanan sa iyo ng iba, my Father God will also not forgive you. Yun ang isipin natin, yun ang tandaan natin. Ang ating Diyos, kahit na magpasanta-santita, santo-santito tayo dyan, if we don't know how to forgive, wala rin po. Ibig sabihin, for the rest of our life, akala ng iba okay lang tayo, bigla na lang tayo sasabog sapagkat meron palang kasalanan yung kapwa natin sa atin. At bigla natin nakita, pah, sasabog ka na lang. O kaya bigla mong susuntukin. O kaya iisnapin mo. Pero galit ka. Unforgiveness. Bitterness and unforgiveness. At pag meron po sa buhay natin yan, we are giving way para the spirit of the devil will dwell in our heart. Magiging masama ho ang ugali natin. Yan ho, ano yan. Kaya nga sabi nga, while bitterness, lustful thoughts, yun hong pag nakakakita tayo ng, kung babae ka, nakakita ka ng maganda lalaki, kamukha ko, ayan, magaganda lalaki, maganda ang built, tall, dark and handsome, abay, ima ang imagination, lustful thoughts na ho yun. O lalaki ka, nakakita ka ng maganda babae, lustful thoughts na po yun. And, envy, yung naiinggit ka. Ha? Yung lahat na lang ng bagay, bumili ng ganito yung kaibigan mo, imbis na matuwa ka at ikaw ay deep inside you, naiinggit ka pala. Jealousy. Na, iba ho yun. Pero although babalikan natin ng Biblia, ang sabi po ay, God is a jealous God. Iba po yung jealousy ni Lord. Ang jealousy ni Lord ay para hong inahin na yung mga sisiw, kinokoberan niya sapagkat ayaw niya na mapahamak pag nakawala. Ganon din tayo, pag tayo ay nakawala sa salita ng Diyos, baka makagawa rin tayo ng mga bagay-bagay sapagkat siya po ang nagsabi na I will blot you out from the book of life. Ibig sabihin, tayo ay nasa kanya na, pero sisipain pa rin ho tayo ang ating pangalan ay mawawala sa libro ng buhay kung tayo ay malayayo sa kanya. Kaya nga ho nagkaroon ng yung the parable of the 10 virgins, hindi na ho nakapasok yung lima because they were not prepared when the Lord came back, when the master, doon ho sa Bible, master ang ginamit, when the master came back, hindi na sila pinapasok. Lord, ako ito, sige, hindi ko kayo kilala, sabi ng master. Ganon din po yun. Kaya nga, not all, sabi pa rin eh, not all who calls on the name of the Lord are my people. Kasi, meron ho dyan ginagamit, nagpapagaling, nag-ano sa salita ng Diyos. Kasi there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus.
Ulitin ko po, there is power in the name of Jesus. Yan ho ang sinasabi sa Bible. Wala hong binanggit na pangalan na iba, kundi the name of Jesus. Wala hong binanggit na Divino Tesoro, Santo Niño, whatever name, kung saan-saan mga, kung ano yung pangalan sa probinsya nila. It is not that. Ay, pwede naman ninyong, yung Jesus Christ, pwedeng Jesucristo, pwedeng in your dialect, in your language. Pero hindi ho yung gagawa kayo ng isang rebulto na lalagyan nyo ng pangalan at sasabihin. Hindi ho si Jesus Christ si Divino Tesoro. Hindi ho si Jesus Christ ang Santo Niño. Sapagkat dineclare lamang ho yan ng mga tao. Ha? Kagaya na pag-declare nila ng panahon na ang Berheng Maria ay walang kasalanan. Ha? Just for the sake, para magawa nila ng istorya na kaya Jesus Christ was born sinless because the mother is sinless. Hindi po. It happened that Jesus Christ is sinless because Jesus is God. Jesus is God. God incarnate. At saka yung pumasok ko siya doon sa, babalik ko tayo sa ating napag-usapan na, yung the overshadowing of the Holy Spirit. Yun ho yung nangyari doon. The overshadowing of the Holy Spirit. Kagaya nga ng IVF, in vitro fertilization, yung laboratory birth ni Brown na pinanganak, yung babae ho yun, ay wala. Ngayon, nangyayari na ho yan, ilalagay sa sinapupunan, buo na. Ganun ho ang nangyari sa Panginoong Hesukristo nung nilagay siya sa sinapupunan nitong si Mary, buo na po. Zygote na, buo na. Hindi na, kasi there is, hindi kailangan ng Panginoon Diyos ang pagkailangan lamang kay Virgin Mary ay para magkaroon ng katotohanan na ipinanganak ng tao. Pero yung hungkabuuan ng Panginoong Hesukristo, ngayon sabi nga nila, pinanganak, imposibleng walang dugo. Ipinaliwanag ko na rin po sa inyo yan. Pag nasa loob na ho, nabuo na yung dugo ng ina, hindi po pwedeng pumasok doon. Hindi po pwedeng pumasok doon. Kaya nga ang DNA ay palaging sa ama. Sa ama. No? Anyway, one of these days, babalikan ho natin yan at pag-uusapan natin. Oras ho natin, 53 minutes past 11 o'clock. At patuloy lang po tayo. Ako pa rin po si Ricardo Villabilino. At siyempre, sa ating buhay ho, may good and bad spirit. The bad spirit are doing so much harm to us. And ho yung mga, lalo na ho sa mga probinsya na kasulok-sulukan ng lugar, totoo po yan mga witchcraft. Totoo po yan. Totoo po yan because the devil is true. And the devil is powerful. Nandiyan ho yung mga ano. Pero wag ho tayo, kung tayo po ay magiging matibay sa ating pananampalataya sa Diyos, wala hong lakas ng demonyo na makakagapi sa atin. Wag ho tayong, kasi kumisan, naniniwala kagad tayo doon sa, naniwala na nga tayo. Ako naniniwala, pero hindi ibig sabihin na I will go with it. You have to stand firm in your faith in the Lord. Hindi ako maaanuhan yan. And paano tayo makakapag-stand firm in the faith of the Lord, with our Lord? Pamamagitan ng obedience. Obedience lang po. Yan po yung power na binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Sabi nga, Acts 1:8, I will give you power, sabi ng Panginoong Hesukristo. Do not go to Jerusalem yet. Do not leave Jerusalem yet until I have given you the promise of the Father, sabi ng Jesus Christ. Ano yung promise of the Father? The Holy Spirit. Kaya nga ho nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, kaya nga nung umalis ang Panginoong Hesukristo, I will leave you. Iniwan na, I will leave you the Holy Spirit. Pero sa atin naman, when we share the gospel, pag sinurrender mo ang kasalanan mo, and you invite Jesus to come into your life, to rule your life, Jesus Christ is in you through the Holy Spirit. Remember, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ganun ang istorya nun. Nasa sa atin, nasa sa iyo, ang Espiritu Santo. Nasa inyo, ang Panginoong Hesukristo. Through the Holy Spirit. Yan ho yung power. Paano naging power yon? Sapagkat yan po ang power upang paglabanan natin ang tukso.
yun ho yung naturalesa natin. Kuminsan, alam natin ang mali at yung hong subconscious mind natin, the Holy Spirit will advise us not to do it. Pero bumibigay tayo. Kasalanan ho yun. Bumibigay tayo. Yun hong conscious mind, subconscious mind. No, conscious mind, alam ho natin yan, yan ang mga nakasagupa natin as we grow up. Tapos, nasa subconscious mind ho natin yan. And because the Holy Spirit is in us, the Lord Jesus is in us through the Holy Spirit, andun ho yun. Alam natin ang mali at tama. So, mga kaibigan, if we will continue as we close this program, continue to, if you don't have the Lord Jesus Christ yet, kilala mo siya, but you have not surrendered your sins yet. Hindi mo kailangang in public. Pwede mo kayong mag one-on-one in your closed room. Iiyak mo sa Kanya, to Father God at sa Panginoong Jesucristo. I-surrender mo yung kasalanan mo. No? Then you invite Him to come into your life, to rule your life. Alalayan ka, to guide you in decision making. And sabi nga ho niya sa Revelation 3:20, I will knock at the door of your heart. If you will let me come in, I will come in and dine with you. Sigurado ho, ang Diyos pag nangako, hindi ho siya tao na hindi niya tutuparin. Tutuparin niya po yan. Whatever is your situation now, whatever is the problem that you're having now, surrender to the Lord your life, your sins, and embrace the Lord Jesus Christ into your life. Magandang umaga po at masarap na pananghalian. It's noontime. Good morning po. Magkita-kita po tayo muli, magsama-sama tayo muli araw ng Sabado, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito sa ating palatuntunang Rick Velacion! Inyong napanood at napakinggan si Pastor Rick Avellino sa palatuntunang Rick Velacion. Hanggang sa susunod na Sabado, dito lamang sa IWRR International Web Radio Rapido. Ito